Ang... At, taga lang. Ano yun? May pandagdag pa. Ano? Ay, t-shirt mo. Yung 199jobs. Oh. 199jobs.com. Yeah. Oh, pandagdag. Okay. Ayoko masyadong pinapromote yung mga negosyo ko. Hello everyone. Hello. And welcome to our new episode. Yes. Iba medyo itong... gabi. Iba yung venue natin ngayon. No? Tsaka medyo, yun. Masyado kasing busy, di ba? Yeah. Pag panahon talaga ng Pasko, maraming mga Christmas racket. Christmas party. Christmas party. Party. Para sa mga corporate siguro. Pero sa mga freelancers, ano yan eh. Time yan, panahon yan ng mga racket. Hindi ba nagki-Christmas party yung mga yan? Nakiki-Christmas party ka sa mga kliyente mo. Ah, sa mga sinusuplayan? Oo, or minsan may mga ano, grupo ng mga kaibigan mong kapwa freelancer. Kayo-kayo na lang. Kayo-kayo. Oh, speaking of freelancer, paano yun? Kasi may nagtanong din sa akin. May nag-text. Parang luma na yung joke kayo na. Freelancer daw, so paano daw siya mag-manage? Kasi ano siya eh, parang project basis. Yes, yun. So kumaga project, of course may mga buwan na may tatakbo yung project na like 2-3 months, ganyan, 4 months. Tapos afternoon may konting lull, tapos so paano ba mag-manage? Actually, yan yung number one na financial concern ko noon nung nag-resign ako from work. Kasi wala ka ng fixed income or regular income, no? So how do you manage your finances if you're if you're not earning a regular salary or not earning on a regular schedule. So particularly diyan mga professionals. Oh, naman. Mga doctor, mga singer, artist, ganyan. Ah, yeah. Artistang tulad ko. Yun. Bukod sa mga freelancers, but most especially yung mga online freelancers. So nung meron akong talk actually na yan yung topic ko. And anong share natin diyan sa one of the things na I told everyone is kailangan mo malaman kung magkano talaga yung daily cost of living mo, yung basic cost of living mo. So tipong pamasahe, pagkain. Yes, magkano ba talaga yung kailangan mong pera buwan-buwan? And take note, kailangan ha. Hindi yung... Wala pa yung luxury. Yung basic necessities mo. Okay. So, number one, lista ang basic expenses. Oo. Kasi, that will give you a target. An income target. Ah, tama. Parang ako, kinumpute ko. Like, part... Kasi, of course, we have this business na, no? So, kung kasama dun yung pang-gym. Yung pambili ng supplement, mga ganyan. Tapos even yung ano ha, kasi may binabayaran din kaming insurance every year. So, yung binabayaran kong 60,000 per year na insurance, divide by 12. So, 60 divided by 12, 5,000. So, kasama yun sa basic cost of living ko din. Yeah. So, for example, single ka, tapos online freelancer, and nakita mo na ang basic expenses mo, aabot ng mga 20,000 a month. Okay. So, sabihin na natin na hindi to yung talagang super essential, but this is yung comfortable na na lifestyle, no? So, ibig sabihin niyan, kailangan mong kumita ng 20,000 a month. Okay. Galing sa mga projects mo, di ba? Mga gig, mga racket. Oo. Okay. So, ngayon, ang tanong diyan is depending on what you do. So, sabihin na lang natin na ano ka, online freelance writer ka. Okay. So, pwede mong i-convert yung target income mo to a target project. Meaning, for example? For example, kailangan mo ng 20,000 pesos, di ba? Kunwari, isang project is... Ang isang article mo ay 1,000 pesos. So, kailangan ko ng 20? Kailangan mo ng 20 articles. Pag hindi ako naka-20 article, hindi ako kakain. Hindi. Ano naman? Hindi ako makamasahe. Maglalakad ka. But, mas madali kasing... isipin na para kumita ko ng 20,000 pesos since 1,000 pesos per article ang singil ko as a freelance writer, kailangan ko magsulat ng 20 articles. So, you quantify. Oo. So, ang tanong ngayon, and I think it is easier to think, sino yung client ko na pwede akong makakuha ng project na 20 articles sa isang buwan?
Or sabihin na natin na sino yung mga, pag meron akong client na kuwari meron magsasubmit ako ng proposal, so pwede kong sabihin na I can give you a package price for 20 articles. Alam mo, kasi once na ma-approve yon, alam mo na covered na yung basic necessities mo for the month. Eh, paano kung walang client na sa 20? Yun lang. Di, sabihin na natin na 5. 5 articles. Sabihin natin na normally you get 5 articles na order per client. Per client. So you have to look list for down 4 clients. 4 clients. You can now plan na 4 clients kung... Natik pa 5. Oo, natik pa 5. The bottom line here is mas madaling mag-strategize. Or pwede rin ba na ano? Pwede rin ba na, for example, ilan yan? 20 clients? Pwede ka ba magbaba ng presyo? pero more engagement. Pwede. Diba? So, times ka lang. The bottom line here nga is mas madaling mag-strategize. Kasi if you think about it, anong mas madaling gawa ng paraan? Kailangan ko kumita ng 20,000 pesos ngayon or kailangan ko ng 20 client na may kailangan ko magsulat ng 20 articles. Alam mo, kasi pag sinabi mong kailangan ko kumita ng 20,000 pesos, medyo vague, tapos hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Saka kung ilang what will be your first step. Oo. But if you say na kailangan kong makapagsulat ng 20 articles na 1,000 pesos each, nagiging mas clear yung next step mo, which is sino ba yung mga clients ko, 'di ba? Yun yung next step mo. Yung makakapag-deliver. Oo. So, pwede ko rin bang, like for example, kunwari, singer ako. Oh, yan. Oh, sabi natin, singer ka. Usually, so, ang 20,000, isang gig. Kunwari, isang kanta. Alam ko, ang isang gig, weekend gig, ha? Oh. Alam ko, mga 5,000 to 10,000. So, kung kailangan ko ng 20,000, so, kahit, kumbaga, kahit maka-isang gig per week. Ako, per week, buhay ako. So, ngayon, mas madali ngayon i-mindset na, this week, saan ba ang gig ko? Paano pag walang gig? Kailangan mong bawiin next month. Kailangan dalawa. Next week, kailangan dalawang gig ako. May suggestion ako dyan. Ano? Maghahanap ako ng pupwedeng pang supplement. As a freelancer, you have your primary source of income. And because you are a freelancer and you have better control of your time and your schedule, you actually have more freedom to find a secondary and a tertiary source of income. Even a tertiary? Oo, meron. Just an example, yung kakilala ko na online na freelance writer siya, pero at the same time, nagso-social media management din siya. So may mga clients siya na siya yung nag-handle ng Facebook pages. Ah, so pwede pala yun. Tapos, yung tertiary source of income niya, since nagsusulat din naman talaga siya, meron siyang blog. So sa blog niya, kumikita rin siya doon kasi merong advertisement doon sa blog niya, etc. But ang main source of income niya are the articles that he writes for sa mga clients. So kumbaga, alam mo, so marami kang sources of income. You have different sources of income, pero meron ka ring bread and butter na may strategy ka doon. And as much as possible, yung bread and butter mo, yung primary source of income mo, yun yung magko-cover ng basic necessities mo. Question. Paano kung halimbawa binuenas ako for the month? Doon natin sa 20,000 na ano. Kunwari, kita yan. Bumuhos naman. Kunwari, instead of 20 for the month, nakakuha ko ng binuenas tayo, naka 100,000 ako. So ano yun? Pwede ko bang gastusin lahat ng 100,000? Well, pwede naman, but okay. Para sa akin, yung 100,000, kung isipin mo, that's enough to cover you for the next 5 months. Okay, so ano, pwede ba akong bumili ng gadget, ganun? Or give to myself, or what? Pwede naman, basta naman, ang sa akin naman kasi is basta, you analyze your cash flow, you take care of it. So sabihin na lang natin, so this is just a hypothetical situation, na meron kang regular client na medyo, medyo medium term na 6 months project. At yung 6 months project na yon that will give you 20,000 a month. Pero doon sa ibang projects mo, kumita ka pa, so may 100,000 ka ngayon, di ba? So, pwede mo sigurong a portion of it, pwede mo ngayon siyang gastusin pang luxury. Kasi alam mo, at least for the next 6 months, right, covered ka na because of the project that you just closed, di ba? Yep. Pero what if wala kang
projects na nakikita na makukuha for January or February or March, dapat may pondo ka rin. Dapat na po, ipondo mo muna yung malaking kinita mo ngayon. At saka dagdag ko, no? At may video din kami tungkol dyan, yung mga hidden expenses. Oo. Diba? Oo. Yung mga pangbayad sa lupa, amelyar, tuition. Yeah, yung mga annual expenses. Yung mga expenses. Annual expense. Pwedeng magtabi ka na lang din doon. Yeah. So, we cannot really say kung how much of the income you should save and how much you can allot for your luxuries. Kasi kanya-kanya yan, di ba? So, ang important is you are tracking your expenses. You know exactly how much you need. And you have your personal goals na kahit na ito na, nandito na yung gusto mo ng bagong cellphone. Di, instead of just getting a loan or i-swipe sa credit card, di, why not make it a financial goal na every month or so nagtatabi ka ng pera para makabili ng bagong cellphone or bagong laptop, di ba? Or halimbawa, tingin mo nakabuenas ka ngayon, tapos for the next month wala ka pang nakikitang nagko-commit na project, then pang-pondo mo na yung i-save mo muna. I-save mo muna. Tapos kuwari next save month for the rainy days. Yeah. Yan. Tapos kuwari next month meron biglang dumating na malaking project. Di mas ano ka ngayon, mas confident ka ngayon na yung kinita mo last month na excess na malaki, pwede mo nang gastusin ngayon. Oh. Ganun siya. So dapat para hindi ka mapapraning pagdating ng ay nako, inubos ko ngayon tapos biglang nako, kailangan ko ulit. Dapat pala hindi ko dapat pala hindi ko ginastos. Para sa akin kasi, especially for freelancers, we have to take care of our stress and anxiety level. So may mental health pa to. Hindi, bakit? Kasi yung income mo is directly proportional to your productivity or the amount of work that you do, di ba? So, taking care of your mental health or managing your stress and anxiety, it helps pagdating sa productivity mo, no? Eh kung medyo anxious ka, tapos namomroblema ka. Hindi ka makakahanap ng matinong project or pangit yung quality ng work mo, hindi ka makakaisip, and then it's down the drain. Yeah, and of course, yung pagdating sa financial stress, it's one of the easiest stress types of stress na madaling i-manage. Kasi, di ba, if you have lots of money, right, or you have some money saved, kaya mong i-prevent yung financial stress. Kasi, parang may nakausap ako, no? Kaya about managing anxiety, financial anxiety. Sabi ko, medyo nirelate ko sa love life. Ang tao sa love life, hindi mo naman hawak yun eh. Kasi pag pumasok sa buhay mo yan, hindi mo naman makakontrol, haalis yan. Pero yung pera, sabi ko sa kanya, pag pumasok yung 100 sa'yo, hindi yan lalabas hanggat hindi mo gagastos. And so you have greater control of money. Yes, yes. Yan, tama. Tandaan yan. You have greater control of money. Tip yun, no? Ayan. So, ano pa ba mga tip ko for non-fixed income people? Siguro, of course, they should always have a budget for investments, di ba? Like just like anyone else. Oh, sa mga goals nila, no? Saka kung halimbawa lang, dagdag ko din, kung meron kayong nakuha na malaki, na windfall, for example, yung 100,000 kanina, eh kung 20,000 lang naman ang magagastos mo, siguro, kunwari, on the first month, yung 20, lagay mo sa ATM. Pero yung 4 months, siguro, pwede mong ilagay muna sa a conservative investment, like a money market fund. Para at least, kung di mo siya kailangan, at least yung 4 months worth or 80,000, nandun doon lang, kumikita pa rin siya. Yeah, oh. Tapos, so, i-withdraw mo na lang per month yung kailangan. Kailangan mo. Yeah. Oh, so, if you are really, aware of your cash flow, yung in and out of money, ins and out ng money sa account mo, and nakita mo na meron kang certain amount of money na feeling mo hindi mo naman magagalaw for the next several months or for the next year or two, then of course now you can invest that conservatively, wag sa stock market kasi baka magtaan ang stock market. So for, of course, if they want to invest in the stock market, then they would have to allocate money that they can afford to not touch for at least 5 years. Or something that they can afford to lose. Sabihin na natin, sige, tama din yun. Pero mas maganda yung mindset na I can afford not to touch this for 5 years. Kasi 5 years. Stock market investments are long term, no? Yes. So hindi siya get rich quick scheme, no? Karamihan naman kasi talaga ng nawawala ng pera sa stock market are yung mga taong hindi maayos yung strategy nila or mali yung mindset. Or walang emergency fund, ha? And, yun, mga walang emergency fund. May video rin kami doon. Yan. So, of course, kasama yung basics, whether if you are an employee or a freelancer, na
you should have your emergency fund, you should have health insurance, and you should have life insurance if you're a breadwinner. Exactly. But on ang special case for freelancers, since iba-iba nga yung cash flow na dumadating, is being more conscious of the spending. Saka yung cash flow nga kasi, I know also of a case, no? He had his own, advertising executive siya dati, tapos he had his own ad firm na rin, nagtayo siya ng sarili niya. Ngayon, medyo nagkaroon lang siya ng cash flow problem kasi hindi niya na-foresee na ang collection pala sa mga kliyente, hindi every month. Ah, yes. Oh. Naka-terms na after 3 months or 4 months. Yeah. Oh, kasama 'yan sa pagpaplano ng cash flow kasi may mga kliyente talaga na yun. May mga kliyente na malaki magbayad pero delayed naman. So, may mga kliyente maliit lang yung pwede mong singilin pero on time naman. So, it's a matter of priority also. Yes. So, I guess that's it, no? I hope may natutunan kayo. And if you have other questions about freelancing, then you can just write it sa comment section. Yes. And if you like this video, then please give it a thumbs up and share it to your friends. And please don't forget to subscribe to our channel. Bye-bye. Bye-bye.